Hello guys, I'm back. So, bigyan ko lang kayo ng quick review dito sa aking dryer. So, nabili ko siya mula nung nabili ko siya. So, ayan, tanggalin lang natin yung nilalagay sa top. So, ayan yung loob. So, ayan, ilalagay ko lang itong mga, actually itong nilalagay ko bedsheet to. So, dalawang batch yung ginawa ko para dyan sa bedsheet tsaka sa mga pillow cases. Hiniwalay ko siya kasi medyo baka hindi siya mag-cash. Ayoko kasing pinupuno since hindi ko na nga siya na ilalabas para matuyo sa araw. Minimake sure ko na talagang wala na siyang tubig. Yung konting hangin na lang guys. Tuyo na siya. Yung parang kinabukasan ng pwede ko na siyang tupiin. So ayan guys, lagay ko lang lahat no guys. So huwag kayong mainip. Maganda tong review ko, Charles. Update lang naman to dun guys sa una kong in-upload. Panoorin nyo yung nung time, siguro mga ilang araw after ko mabili. Hindi ko na kasi na-unbox eh. So ayan, lagay lang natin lahat. Kaparinig ko siya sa inyo guys na ganun talaga siya. Wala siya. Hindi, maingay siya. Parang yun naman talaga pag dryer eh. Maingay naman talaga siya. May sounds naman siya. Pero hindi naman yung ingay na may inis ka kasi, di ba, naglalakad siya. So, ayan guys. Ayusin lang natin. Huwag nyo masyadong pupush guys ha. Mukha lang madiin yung pagpupush ko dyan pero hindi. So, ayan. Ikot na natin siya. Tapos, kapag iniikot nyo siya guys, huwag nyo masyadong pupwersahin. Dahan-dahan lang dapat para, di ba, matiyak natin na hindi kagad masisira yung gamit. So, ayan, paparinig ko sa inyo guys. O diba, ganun lang yung sounds niya. So, tamang-tama to guys sa mga nagdo-dorm at nagro-room for rent na mag-isa lang siya. Na mag-isa lang, like me. So, ayan, hindi siya naglalakad. Steady lang siya. Ganyan lang yung ano niya. Yun yung nagustuhan ko dito. Basta make sure lang na maayos yung paglalagay nyo ng damit. Huwag yung maglalagay. Dapat ibuhag-hag nyo yung mga ilalagay nyo. So, ayan guys. O, diba, hindi siya ganun, hindi siya gumagalaw, hindi siya naglalakad. So ayan, hanggang 5 minutes yan, yung tinuturo-turo ko pa, diba? So papakita ko sa inyo later kapag inopen nyo siya ng gumagana yung minutes niya. So ayan, oh. So make sure lang guys, hindi ilalagay yung kamay nyo sa loob kapag umiikot ha. Kahit naman hindi yan nakakasugat, baka masaktan pa rin kayo. Gumagana yung minutes niyan guys. Pero mag-i-stop siya. So kapag ginulose nyo guys, mag-iikot na ulit siya. Gagala na ulit yung kanyang yung dryer natin. So ayan guys. So. Diba, hindi masakit sa ulo tsaka hindi ka makukonsume. Kasi dati may ginamit akong dryer, talagang hinahawakan ko pa talaga siya guys, nanlalaban siya guys, kasi nung mga time na yun hindi pa masyadong aware dun sa ano, sa na ganun pala. Dati nagdo-dorm din ako eh, so may mga ka-dormmate ko nagtatawanan lang kasi kami talagang kailangan mo siyang hawakan ng bongga. So ayan, kapag narinig nyo na guys yung mag-click yan, nagsabihin tapos na yung 5 minutes nyo. So, pwede nyo siyang tanggalin. So, papakita ko sa inyo guys kung gaano yung ano niya, yung ang pagkatuyo niya talaga. Ayan, tanggalin lang natin yan guys. So, ayan guys. Ayan na guys. This is it. Charot. Charot, charot. Ayan, tingnan nyo guys. So, since manipis siya, madali lang naman talaga siya matuyo. So, kinabukasan, kahit hindi naman kinabukasan, pag uwi ko ng mga 6 to 7 p.m., pwede ko na yan tupiin, guys. Kasi ano na talaga siya, tuyo na siya. Kailangan mo lang siyang isampay talaga para tuyo na talaga. Yung pagkakasabi kong tuyo, I mean, wala na talaga siyang tubig. Medyo mamasa-masa lang. May, alam mo yung kapag sa lamig, alam mo yung ganun lang tipo na yung pagka, ano niya. Kaya dapat hindi nyo siya sisiksikin, hindi ako siya isasampay. Kasi kapag siniksik nyo siya guys, tapos pinuno nyo talaga,
ayun, yung ano niya, pagkatuyo niya, medyo basa-basa. Yung pagkabasa niya, kailangan mo siyang paarawan since ganun ko. Ito yung second batch ko, guys. Kasi skumot siya, guys, eh. Kaya, inano ko siya. Hiniwalay ko siya kasi medyo mabigat. So, bali, follow-up lang naman to dun sa una kong review mula nung binili ko, 2 months ago. So, 2 months na sa akin tong dryer na to, itong Sharp na binili natin sa Abenson. So, ayan, ikot lang ulit natin para dito sa aking second load. So, ganun lang din, guys. Huwag nyo lang masyadong yung pag-ikot nyo dahan-dahan lang para tumagal yung gamit natin, diba? Siyempre, sa nagtatrabaho tayo, hindi naman biro ang pinambibili natin dyan. So, yun lang, guys. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please like and subscribe po sa aking YouTube channel. So, yun lang, guys. So, again, sa lahat na naghahanap ng dryer dyan, nagagamitin nyo para sa kanilang dorm or ano pa man yan. So, magandang brand tong Sharp. Hindi naman ako nag-endorse, bagay feeling. So, ayun, guys. Thank you for watching. See you in my next vlog, guys. Bye!